guys, welcome back again sa aking channel. Kung nga pala si P. Paranias. And kung bago ka lang sa channel ko, please do click the subscribe button down there and also the bell para ma-notify ka sa mga bago kong uploads. Okay, so ngayon nakikita naman natin na kagising ko lang guys, and sa video na to, ang gagawin natin ay dahil nga last time nakita nyo na nagpa-check up ako sa isang dermatologist, online dermatologist, ang gagawin ko pala is pupunta ako ngayon sa aking dermatologist na talaga dito sa lugar namin. So, maliligo muna ako. Hi guys! So, papunta na tayo sa aking dermatologist. Samahan niyo ko! So, andito na tayo guys. Pa-check up na tayo ng ating mga let's go! So, andito na tayo sa clinic. Ayan, yung clinic ni Doc. So, baka hindi tayo pwede mag-video sa loob. So, sasabihin ko na lang sa inyo. Ikupwento ko na lang kung anong ipaprescribe sa akin gamot later. See you! Okay guys, so tapos na po yung check-up natin. Grabe yung pimples ko. Ang dami niyang prescribe sa akin gamot. So, ipablog ko na lang yan later kung makakauwi na ako sa bahay. So, matandilin. Uwi na tayo. Okay, so hindi ito same day katulad na nakita niyong video kanina dahil umiba yung color ng hair ko. Delay siya, hindi ko siya na-vlog kasi nga naging busy tuloy ako and ngayon lang ako nagka-time ulit. So, ngayon, bago ko ipapakita sa inyo yung mga products na prescribe sa akin, ikikwento ko muna sa inyo yung mga naging effect na product na ginamit ko sa last time na pag-check ng aking mukha doon sa isang online dermatologist. So, meron akong kasama ngayon sa background ko yung aking napakagandang niece. Nandito siya. Hi! Say hi! Hi! Oh, ayun. Maglalaro lang siya sa likod ko. Okay? So, diba last time, pinakita ko sa inyo yung mga products na ginamit ko na prescribe sa akin ni Doc Dian. So, and as of now, nakikita nyo, ito yung mukha ko, guys. Ito na siya. Ayan, medyo marami-rami pa rin. Yung effect kasi first, nung doxycycline is, hindi siya masyado nag-effect sa mukha ko. Kasi, as 2017 ata, or hindi ko na matandaan pa. Nakapagpa-check up na kasi ako dun sa aking dermatologist talaga dito sa lugar namin. And, prescribe na rin sa akin yan yung doxycycline. Kaya siguro, na-immune yung katawan ko sa gamot na yon. And right now, nung prescribe sa akin yun ni Doc Lian, eh medyo hindi na siya nag-effect. Yung effect naman sa akin itong Ternex soap is, I must say na napakaganda ng effect niya. Kasi nga dito, nakalagay sa box niya na exfoliating beauty soap siya. Pero gentle lang, ganun. So yung effect niya is, alam kong nagpipil ako, pero hindi ko siya kita, hindi siya visible sa aking mukha. Dahil medyo may hapdi at kirot. Charot. Hapdi! Kaya kirot na akong nararamdaman tuwing ginagamit ko siya and after na magpahid ako ng towel or tissue sa aking muka. And then lastly, ito yung Epiduo Gel. Actually okay yung product na to. Kaso nga lang, diba, napakamahal niya. Like mga after 3 days siguro nung pag-apply ko, sa acne ko lang naman, hindi na siya swollen yung acne ko. Talagang kagamot niya, yun lang. Pero hindi siguro ganun lahat sila ka-effective dahil nga po dun sa ini-intake ko until such time na hindi na po GCQ or ECQ yung lugar namin dito. So, pwede na ulit. Nagbukas na yung mga clinic and yung mga ibang establishments dito. So, nagka-time ako and may chance na ako na magpa-check up sa aking dermatologist na talaga ulit. So, this time, yun na nga nakita niyo sa video kanina na pumunta na ako. Actually, that time, nagpa-schedule ako kasi hindi nga pwede kapunta dun kapag walang appointment. So, tumawag muna ako sa telephone nila. Then, pumunta ako late pa, ano. So, ayun. Daming prescribe ni Doc. Lalagay ko na lang dito yung picture ng aking prescription. Alam niyo po, yung prescription ko is tatlo. Ayun. Tatlong papel ang aking prescription and talagang napakadami. Later, sasabihin ko sa inyo kung magkano yung gastos ko sa pagpapaderma para naman aware kayo, aware yung iba na makapanood ng video na ito kung magkano talaga magpaderma and kung magkano yung gastos ko sa mga ganitong klaseng mukha. Ayun. So, yung first na gamot na doon sa kay Doc is ito siya dapat. Ito yun. Ayan. Yung isotretinoin or yung acne trex. Actually guys, napakagandang gamot ito sa para sa mga may mga acne talaga. Kasi sabi ni Doc, I have an acne vulgaris, moderate to severe na po yung aking condition sa aking mukha na mga tumutubo. Ayan. So hindi siya
hindi lang siya light, moderate to severe na talaga siya. So, kailangan na talagang gamutin siya. Ito yung laman niya, guys. So, ipapakita ko sa inyo yung laman niya. Ito yung laman niya. Charan! Ito yung laman niya. Sa isang stub na ganito is meron siyang 10 pieces, I think. Yeah, 10 pieces na ganito. So, sa isang box na ganito is meron siyang 30 pieces. Next naman is itong toner na ginagamit ko, yung Lab 46, galing sa Lab 46 Skin Care Acne Defense Toner. Okay, so sa past video ko about dun sa aking acne, bakit dumami, meron ako dong toner na sinabi na Neutrogena, na ubos na po siya noon. Nung nag-shift na ako, actually, matagal ko na po ini-intake yung mga gamot na sinabi sa akin ni Doc, kaya medyo ma-effect na siya sa face ko. Ayun, nakita niyo naman last time na talagang malaki ito, and yun, okay na siya, nag-flatten na siya, and yung mahirap kasi kapag may pimple ka, yung paano mo siya papuputiin, ganon. So, ito, magandang effect na sa akin kasi kapag ginagamit ko to, alam mo yun, mayroong hapdi na hin-heal niya rin yung pimple ko at the same time. Ayun, so kapag, sabi ni Doc, kapag ginagamit ko to, kailangan ko ng paypay or electric fan na maliit kasi nga po meron siya hapdi. Kasi, nakasulat kasi dito na with an effective formula to balance oil production and take out pimples and stubborn acne. Kaya, medyo strong siya kung isipin. Pero yung ingredients niya, tatlo lang. Yung next naman na product natin, ay, nauna pa pala yung toner. Pero yung next product natin is ito. Yung soap na prescribed sa akin ni Doc. Ayan. Acneed yung name niya. Acneed Bar NH2, 90 grams siya. So, ito, hindi ko pa nagagamit, guys. Hindi ko pa siya ginamit. Dahil, alam nyo kasi, ang tagal sa akin maubos nitong Terranex soap na to. Diba sabi ko, transparent na bar siya. And, na rin niya maubos. Sa akin talaga napakatagal. Hindi ko alam. Actually, dinadamihan ko rin naman yung paggamit sa mukha ko. Next product natin is itong, tcharan, ayan. Benzoper. Ayan, di na naman ulit kita, pero Benzoper po siya. Benzoyl peroxide din siya. With 5% topical gel lang siya. Habang ginagamit ko to, guys, talagang ang galing-galing yung first use ko sa kanya sa pimple ko. Kasi yung sabi kasi ni Doc sa akin, sa pimple ko lang siya talaga ilalagay. So, yung habang nilalagay ko to, yung first use ko talaga sa experience ko nito, paglagay ko, shit, grabe, ang hapdi talaga niya. Like, kailangan ko talaga ng paypay para hindi ko maramdaman yung hapdi. Ganun yung effect niya. And actually, yung effect niya nito mas mabilis kesa doon sa Epiduo Gel. One night lang siguro pagka next day. Dito kasi meron ako mga pimple dito last time. Ang dami-dami nila. Ito yung pinakamalaki. So, nilagyan ko siya. Pagka next day talagang nag-flatten yung pimple, guys. As in. So, believe ako dito sa product na to. Yung next natin is ito. Tretinoin Acnoin. Acnoin yata siya. So, ayan. Anti-acne siya. Ito yung feeling kapag ginagamit ko to. Alam mo yung parang may something na mask ka na nilagay sa mukha mo. Ganon. Yung sabi kasi sa akin ni Doc, para siya sa pimple din, pero at the same time, para din siya sa scars. So, all over the face ko siya nilalagay. Hindi lang sa pimple. All over the face. Dahil nga po, ayan, sa nakikita nyo, marami akong acne scars. And then, the last one is, ito yung sunscreen. OMG, na SPF niya 150, o diba? Napakataas ang SPF niya, 150. Made in Spain pa siya daw. Ayan, sa nakikita niyo. May effect niya sa akin ito. Alam mo, naganda na ako sa effect nito kasi nilalagay ko siya, like, maliit lang ganito. Kinakalat ko na lang siya. And after ko siya nilalagay, alam mo yun na parang matte foundation ako. Yun yung feeling. So, yung process pala ng aking skincare routine ulit, sinunod ko yung sa prescription niya. So, first is, yung isotretinoin is 2 times a day ko siya ini-intake. After breakfast and after dinner. So, yung next acne soap. And then, ito yung Skin Lab 46 na toner, acne defense toner. And then, si Benzoper na. And then, mug sa sunscreen na ako. Night routine naman. Soap, toner, Benzoper, hanggang Benzoper lang. Pero, ito yung tretinoin. Monday and Friday ko lang siyang ilalagay. Midnight only. So, ayun. Sa mga nagtatanong kung sino ay yung doktor ko, si Dr. LV Ariete Dufitas. Sinabi ko nga kanina na sasabihin ko kung magkano yung gastos ko about sa aking derma. So, magbibigay lang ako ng range. Hindi ko sasabihin yung kung magkano talaga. So, between siya,
3,000 to more than 5,000. Ayun na lahat, guys. I-update ko na lang kayo sa magiging resulta. Na lang tatapusin ang vlog na ito. And don't forget to like, share, and subscribe to my channel. See you on my next vlog. Bye! 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 And I need you, and I miss you.